message na hinahatid nitong 19 new names, lahat sila martial law victims. I-enshrine sila dito sa bantay ng mga bayani. Pero just more than a week ago, the person who is seen as having victimized them was buried in the libingan ng mga bayani. Now, ngayon, finifeed niya yung mga naging biktima niya as heroes. What message does this have? Sana sa okasyong ito mapaabot namin yung mensahe na kailangan na maisulat natin, no, maipalaganap natin yung katotohanan ng ating kasaysayan, no? Dahil kung hindi natin patuloy na magagawa yan, ay di nakakalungkot yan, ano? Dahil nakita na natin yung nangyari nitong buwang ito at nung mga nakaraang buwan, na yung may mga kasalanan sa sambayanan, sa ating bayan, ay nailililibing pa sa libingan ng mga bayani. Ano? Ngayon, itong kikilalanin at paparangalan na 19 na tunay na bayani, ano, ngayong hapon, ay makikita na yan ay gagawin dahil sa kanilang naging mahalagang papel na ipinakita, sinagawa dun sa kanilang pagtulong na mapabagsak, ano, yung diktadurya ng Regiment Marcos. So ito ang sana makita ng mga kabataan, lalo-lalo na, ano, yung mga millennials na tinatawag natin ngayon, ano, na hindi dapat isang tabi, ano, baliwalain, ano, yung mga kagitingan, kadakilaan na nagawa nitong mga 19 na mga bayani nito at yung mga nauna pa na nakasulat dyan sa Wall of Remembrance. Sir, marami-rami ho ngayong mga kabataan yung sumasali po doon sa mga kilos protesta laban sa pag-bury po kay former President Marcos sa libingan ng mga bayani. Sir, ano po yung pakiramdam nyo na meron pong renewed anti-Marcos sentiment? Ako ay nagulat, no, dahil akala ko talagang taling-talina sila, ano, sa kanilang mga computer, sa cellphone, sa mga iPad, ano. Pero nakita natin, ano, na maski hindi nila naranasan yung karahasan, yung kalupitan, ano, yung mga pagnanakaw na naganap nung sa mga nung nakaraang Raymond Marcos, ay nakuha pa rin nilang kumilos, ano, at sumama sa mga protesta na nananawagan na hindi dapat ilibing si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kaya ako po ay saludo sa kanila.